Hello mga boss! Welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa video natin ito this time, ito naman pong bigat-bigat na dala ng biga na naka-overhang. Ito pong reaction. Paano po ba compute-in kung may nakalagay po na naka-overhang na bigat-bigat yung biga? Sana po panoorin nyo itong video ng ito, napaka-importante po ng computation na ito pagdating po sa computation o analysis ng biga. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang po nating channel, huwag nyo naman po sanang kalimutang pindutin yung subscribe at isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Ang unang pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa computation ng reaction, no, ng overhanging beam na ito mga boss, meron tayong i-consider dito, no, sa computation, no, nitong overhanging beam na ito ng reaction niya, yung pong support reaction niya, no, ng beam na ito. Ang pag-compute po niyan, kailangan i-identify po muna natin yung reaction, no. So yung reaction po na yan, ito po yung reaction A, kasi ito po yung point A, no? Tapos meron po tayong reaction B, nandito siya kasi ito po yung point B, no? Iko-convert po natin ito sa point load, no? UDL point load is equal to 30 kN, ita-times lang po natin sa length niya, no? Times 1.5 meters, no? Uniformly distributed load po ang ibig sabihin niyan, yung point load niya. Length time is yung load niya, no? So ang UDL point load po natin is 45 kN, no? Ito po 'yan, no? Nasa gitna po ng uniformly distributed, no, yung moment arm nito, no? Yung moment arm po niyan kung 1.5 meters ito, nasa gitna po siya, 0.75 meters po, no? Yung moment arm, kasi ang length niya is 1.5 meters, no? Since na-identify na po natin, no, yung point load ng UDL at saka yung moment arm, no, pwede na po tayong mag-compute ng reaction niya, no? Yung reaction A at saka yung reaction B. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Since nalaman na natin mga boss kung ano yung point load, no? 45 kN siya, tapos meron siyang moment arm na 0.75 meters, no? Pwede na tayong mag moment computation dito mga boss, no? Alamin na natin yung reaction A and reaction B, no? Magsa-summation of moment at A tayo is equal to 0. Dito po tayo, kukumpute natin yung RB, no? Counterclockwise yan, minus RB times 4 plus, no? Clockwise naman ito, no? Positive, 45 times 4.75 is equal to 0, no? Basta tandaan natin mga boss, clockwise is positive, counterclockwise is negative, no? Pero pag inayos yan, 4RB is equal to 213.75, RB is equal to 53.44 kN, no? Yung RB na yan mga boss, ito yon, no? 53.44 kN, no? Yun yung dapat nating tandaan mga boss, positive is clockwise, counterclockwise is negative, no, pag nagmo-moment tayo, no. So, compute naman natin ngayon yung RA, mag-mo-moment tayo at B is equal to 0. Ayun yung equation na gagamitin natin. Dito tayo mga boss, no. Plus RA times 4 plus 45 times 0.75, no, is equal to 0. So, since dito tayo, clockwise po yung RA, positive yan, no? And then clockwise din itong 45 kN, no? Positive din, times 0.75 is equal to 0. Pag inayos ito mga boss, no? RA, 4RA is equal to negative 33.75. So RA is equal to negative 8.44 kN, no? Ito po yun, no? Pag yung force is negative, so ibig sabihin, pababa po yan, no? Ayun yun. Kaya negative yan mga boss kung i-analyze natin, no? May bigat dito. Tapos ito, re-reaction ito, positive. May posibilidad na aangat ito mga boss, no? Pag umangat yan, ika-counter natin yan para equilibrium siya o balance siya.
So ito 'yon, no, yung RA na 'yon, kaya negative, no. I-check natin mga boss, no, kung tama itong ginawa natin, magsa-summation of forces vertical tayo is equal to 0, no, para makasigurado tayo. Dapat equal 'yan mga boss, no. Minus 8.44 minus 45, no, plus 53.44 is equal to 0, no. Ay, ito mga boss, no, negative 53.44 plus 53.44 is equal to 0, no. 0 is equal to 0. So ibig sabihin, yung computation natin mga boss, tama, no. Ayun, so ibig sabihin, yung pataas na positive dapat equal yan sa pababang negative, no. Pagka merong lumabis o kumulang, hindi po pwede. Dapat parehas na parehas yan. So dito sa computation natin, parehas na parehas siya. Tama yung computation natin, no? Okay, kung nagustuhan nyo mga boss, no, itong naging topic natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.